Kamusta na ang iyong pananampalataya? Maligayang araw ng Sabado, mga kapanalig. Dakilain natin ang Panginoon sa handog niyang pananampalataya na lalo pang pinatatatag ng kanyang salita. Ngayong may pinagdadaanan tayong krisis, higit nating palakasin ang ating pananampalataya kay Kristong muling nabuhay na huwag tayong mawawala ng pag-asa. Manalig tayo na ginapinan niya ang kamatayan at kasalanan at lahat tayo nakikisalo sa kanyang tagumpay. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Sinabi ng mga alagad ni Jesus, "Sino ang makakarinig sa kanya?" Alam naman ni Jesus sa loob niya na nagbubulong-bulungan tungkol dito ang kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Nakaka-iskandalo ba ito sa inyo? Ano kaya kung masaksihan ninyo ang anak ng taong umaakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Walang bisa ang laman. Ang mga salitang binigkas ko ay espiritu, kaya buhay. Datapot ilan sa inyo ang hindi naniniwala?" Sapagkat alam ni Jesus mula sa simula kung sino ang mga di maniniwala at kung sino ang magkakanulo sa kanya. At sinabi niya, "Dahil dito, kaya ako sinabi sa inyo na walang pwedeng lumapit sa akin, malibang ipagkaloob ito sa kanya ng Ama." Kaya marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na nagpatuloy sa pagsama sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa 12, "Gusto rin ba ninyong umalis, Pedro?" "Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay na walang hanggan ang inyong salita. Naniwala nga kami at nakilala namin na ikaw ang banal ng Diyos." Kamusta na ang iyong pananampalataya? Isang araw, habang nagmumuni-muni si San Agustin sa dalampasigan tungkol sa misteryo ng Diyos, nakakita siya ng isang batang pabalik-balik na kumukuha ng tubig sa dagat gamit ang isang pirasong kabibe upang punuin ang maliit na hukay sa buhangin. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nito, sinabi ng bata na gusto niyang ilipat ang lahat ng tubig ng dagat sa maliit na hukay na kanyang ginawa sa buhangin. "Imposible ang gusto mo," sabi ni San Agustin sa bata. "Tumpak," sagot naman ng bata. "Sa totoo'y, mas madali pang ilagay ang lahat ng tubig ng dagat sa maliit na hukay na ito kaysa unawain ang dakilang misteryo ng Diyos." Mga kapanalig, inilalarawan ng kwentong ito na walang kakayanan ang isip ng tao na maunawaan ng lubos ang malalim na misteryo ng Diyos. Gayon din naman sa ating buhay. May mga dumarating na mga problemang mahirap maunawaan. Mga pangyayari na nagpapahiwatig na isang misteryo ang buhay. Mga panahon na lubos sinusubok ang ating pananampalataya. Kapag kaharap natin ang mga pagsubok na ito, maaaring ang magiging tugon natin mahinang pananalig, lisanin ang pananampalataya, at umasa na lamang sa ating sariling kakayanan. Sa kabilang banda, pwede tayong magpakumbaba, aminin ang ating natural na kakulangan bilang tao, at kagaya ni Pedro sa mabuting balita, manalig ng taus-puso kay Jesus gamit ang mga salitang, "Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na magpakailanman." Kapanalig, pakiramdam mo ba parang misteryo ang buhay mo ngayon? Paano mo ito tinutugunan? Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo po kami ng malaking pananampalataya. Nang sa gayon, hindi kami matatalo ng anumang pagsubok
sa buhay. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions sa comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na sa mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa panahong ito ng krisis at walang kasiguruhan. Tanging wagas na pag-ibig at pagkalinga ng Diyos ang ating panghawakan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for the gift of good health and peace that we have enjoyed for so many years. As we find ourselves in this time of crisis today, we ask for your divine intervention and mercy to be upon each of us. Come and guide the minds of those working to discover a treatment to the COVID-19 virus. Grant them wisdom, knowledge, and clarity of mind so that all peoples will be free from the threat of this ailment. We also pray for the healthcare workers that are standing in the front line of this battle. Father, we thank you for their hearts of service, putting the needs of society before their own, generously responding to the cry of your people. We ask that you will grant them strength and protection as they give of themselves in selfless service. May you fill them with your Holy Spirit as they work to be your healing hands and feet. Father, we also surrender to you all those who have been afflicted with the virus. Grant them your healing grace, merciful Father, so that they may recover swiftly and continue to be witnesses of your love in their lives. Mother Mary, we ask for your intercession in this great time of need. Cover each of us with your blue mantle of protection, so that we may be preserved in good health to continue to glorify your Son, Jesus Christ. We make this prayer through Christ, our Savior and Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.